May kasabihan nga tayo dito sa mundo na kapag oras mo na ay oras mo na. Wala na tayong magagawa kapag tayo ay nalalapit ng lumisan dito sa ating mundo. Gustuhin man natin o hindi ay sadyang may nakatakdang araw at oras ang bawat isa sa atin at walang nakakaalam kung kailan ito. Sa video natin ngayong araw na ito mga parekoy ay masasaksihan natin ang 10 mga tao na nakuhanan ng kamera na maswerteng nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Kaya tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para ma-notify ka kapag may bago tayong upload. Pero bago tayo mag-umpisa, ay tingnan muna natin ang Parekoy Top 5 comments sa ating nakalipas na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga parekoy. Umpisahan na natin. Makikita sa video ang isang tipikal na lansangan na may dumadaang mga sasakyan at may bahay sa gilid na tila malubay na at nagbabadyang bumagsak. Ito ay iniiwasan ng mga dumadaan at medyo tumatabi na sila. Hindi nagtagal, isang sasakyan ang tumigil at naramdaman niya na tila guguho na talaga na sabing estruktura. Kaya naman hindi na siya tumuloy at agad na nagpreno at bagyang inatras ang kanyang kotse. Ilang segundo lamang ay gumuho na nga ito at maswerte siyang nakaligtas na kung sana ay dumiretso siya. Malaki ang tsansa na siya at ang mga kasama niya sa sasakyan ang nabagsakan ito na siyang posible nilang ikamatay. Sa video na ito ay makikita na ang mga tao ay nakapalibot at nanonood sa isang motocross event nang walang ano-ano'y isang motorsiklong umaarangkada at biglang tumilapon. Mabuti na lamang at maswerteng nakaiwas ang lalaking nakapulang ito sa napakalakas na impact na sana ay mababagsakan siya ng motorsiklo na pwedeng tumapos ng kanyang buhay. Makikita sa video ang isang lalaking ito na tila ay nagvi-video at nagkukwento na nangyayari. Siya ay nasa gitna ng paliparan ng mga eroplano nang biglang may isang eroplanong rumaragasa na paparating sa kanyang direksyon. Mabuti na lamang at nakaiwas ang lalaking ito. Kung hindi ay malamang sa malamang mga parekoy ay nadurog ang kanyang ulo. Makikita sa video na ito, ito ay kuha sa isang ice hockey game na gagawa ng mga players sa puck at nang matagumpay na nakuha ng kabilang kuponan ng puck na ito at nagkaroon sila ng tsansa na i-goal at makapuntos ay mapapansin ang dumidepensa para sa kabilang kuponan na tinatawag na goal tender. Matagumpay niya na nadepensan at hindi nakapuntos ang kalaban. Ngunit tingnan ng maigi ang video, ang puck ay tumama sa paa ng goaltender na siyang naging dahilan upang ma-outbalance ito na may posibilidad na magkabali-bali ang kanyang buto sa isang madulas na ice hockey court or ice hockey rink. Ang video na ito ay kuha sa dashcam ng isang sasakyan nang may biglang umovertake na humaharurot na motorsiklo sa kanilang gilid at sumalpok ito sa isa pang kotse na nasa kanilang unahan. Kaya maririnig ang sigawan ng mga tao sa loob ng kotse ng may-ari ng dashcam dahil sa labis na siguro nilang pagkagulat at pagkatakot sa nangyari. Mabuti na lamang at nakaligtas ang lalaki na ito na parang si Spider-Man na nag-vertical sa ibabaw ng kotse ng sinalpokan ito.
Makikita sa video na ang grupo ng kalalakihang ito ay nasa gitna ng karagatan. Sa tingin ko ay nanghuhuli sila ng mga isda at akmang hinihigit na nila ang lambat. Ngunit ang isda na sana ay kanilang huhulihin ay sinunggaban ng dalawang dambuhalang balyena. Mabuti na lang ay agad na nakalangoy papalapit sa barko ang lalaking ito. Kung hindi, siya sana ngayon ay nasa loob na ng tiyan ng balyena. Makikita sa video na ito ang dalawang taong nag-uusap at ang isa ay nakabisikleta pa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, mga palikoy, ay napatingin ng isang lalaking ito sa taas ng puno at napansin na babagsak ito kaya agad naman silang nakailag. Ito ay kuha sa isang baseball game at akmang papalo ang isang player. Sa halip na papalayo ang bola, ito'y tumilapon pa papunta sa mga manonood at mapapansin sa video na may dalawang lalaking nag-uusap na malamang sa malamang ay hindi alam ang nangyayari na ang bola ay papunta na sa kanilang direksyon. Mabuti lamang at pumektos ang bola at dumaan sa pagitan ng kanilang mukha. Kuha ito sa isang dashcam ng isa sasakyan. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay may isang bata na siguro ay nasa edad na 4-6 na taong gulang ang biglang sumulpot patawid sa kalsada. Mabuti at agad nakapreno ang mga sasakyan kung hindi ay nasagasaan na ang kawawang batang ito. Makikita rin ang paghabol ng isang babae sa bata na malamang sa malamang mga parikoy ay ito ang kanyang ina. Makikita sa video na ang dalawang taong ito ay nakasakay sa snowboard at tila hinihila ng isa sasakyan. Maya-maya ay agad silang tumilapon. Ito pala ay dahil may isang kotseng rumaragasa papunta sa kanilang direksyon. Mabuti na lamang at sila ay nakaiwas agad. Kung hindi, sila sana ay nasagasaan at malamang sa malamang ay may posibilidad silang mamatay.
At yan nga mga pare ko, yan 10 maswerteng mga tao na nakaligtas sa bingit ng kamatayan. May kasabihan nga tayo, you only live once, kaya i-enjoy natin ang buhay. Dahil kahit anong pag-iingat natin, kung oras mo na, ay oras mo na. Salamat sa inyong pagtuto. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo na pare ko ang iyong opinion sa ating comment section down below. Patuloy na suportahan ng Jan D TV sa pamamagitan lamang ng pag-like, share, and subscribe sa ating mga videos. Huwag niyo rin kalimutang suportahan at i-like ang ating official Facebook page. I-search niyo lamang ang Jan D TV. Hanggang dito na lamang ang video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga pare ko. Again, this is Jan D TV signing out.